Yung kapatid ko, mas beautiful, mas talented, yun, mas matalino. Basta yung mga qualities ng kapatid ko, parang bakit hindi ganito sa akin? Bakit hindi kami pareho? Because of that palaging comparison niya, nagkaroon ako ng very low self-esteem. Sinabi niya na, buti pa yung una, nakatutok sa bata. Tapos siya, hindi nakatutok. Matalino yung anak ko doon kasi laging binabantayan. Ang sakit-sakit sa akin. Ano nga ba ang tinatawag na second best stigma? Dito lang sa 700 Club Asia. Always second in line, second choice, second hand, sidekick, panakip butas. Always nearly but never fully. Sabi nga sa kanta, I did my best but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here I am back where I am before. Always number two. Today, we will talk about the pain, survival, and the redemption from always being second best. Saan at paano ba nagsisimula ang pakiramdam na always second best? Matutunghayan natin sa kwento ni Marcelina. Isang trahedya ang naganap nung nasa kolehiyo pa lamang si Marcelina. Dahil sa matinding hinagpis na dulot nito, naisipan niyang magpakamatay. I was already holding the money that I'm supposed to buy, na yung that I will take poison. Pang-anim sa pitong magkakapatid si Marcelina. Palibhasa'y panganay na babae kung kaya't kinagigiliwan siya sa pamilya. Mare, papakilala ko yung dalawang anak, ha? Ganap na sana ang kasiyahan ni Marcelina kung di lang siya ikinukumpara sa bunsong kapatid na isa ring babae. Yung kapatid ko, most beautiful, mas talented, yun, mas matalino. Basta yung mga qualities ng kapatid ko, parang bakit hindi ganito sa akin? Bakit hindi kami pareho? Because of that palaging comparison nga, nagkaroon ako ng very low self-esteem. Lumaking mas malapit sa ina ang bunsong kapatid ni Marcelina. Batid ng ama ang sakit na dulot nito kay Marcelina, kung kaya't doble ang ibinibigay nitong pagmamahal sa panganay na anak na babae. Siyempre naman, para sa akin, the best ka, anak ito. Ngunit namatay ang ama ni Marcelina. Noon niya naramdaman ang pag-iisa at ninais na rin niyang mamatay. To me, there's no hope anymore. It's end of the world for me. Nag-develop talaga ako ng bitterness, hatred, rebelliousness. If God really exists, why my dad? Plinano ni Marcelina ang pagpapakamatay, subalit inuna niya ang paghahanap ng simbahan. Yung time na naisip ko is for me to go first to a church and ask God's forgiveness before taking my life. Yun ang feeling ko after doing that, I can go to heaven. Sa kanyang paghahanap ng simbahan ay nasumpungan niya ang isang Christian church. Nagulat siya nang malugod siyang tanggapin ng mga tao doon. Their smile at saka yung warm welcome nila, I felt sa aking heart na talagang, ha, talagang iba pala pag may taong ano, they recognize you. Parang I feel so worthy niyo. Noon muling naramdaman ni Marcelina ang pagpapahalagang naranasan sa piling ng yumaong ama. Dahil doon ay hindi na niya itinuloy ang pagpapakamatay. Yung mga iniisip kong mga bitterness ko and everything, biglang nawala yung time na yun. Of course, when I went home, hindi nag-change ang circumstances ko. But my attitude toward the circumstances, yan ang nag-change. Lubos na nabago ang pananaw ni Marcelina sa kanyang sarili nang makilala niya ang Panginoong Hesukristo. Dahil dito ay nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang buhay. Nung nasa college na ako, naging academic scholar ako, parang nag-shine din ako. It is really a great transformation. Ngayon ay masaya na si Marcelina sa piling ng kanyang mapagmahal na asawa. Para sa kanya, ito ay nagsisilbing patunay ng kanyang kagandahan na kaloob ng Diyos. Vibrant siya, very yung testimony niya and the way she speaks and the way she prays, yun ang na-appreciate ko siya sa una. Dahil sa likas na katalinuhan, ay naging matagumpay si Marcelina bilang faculty member ng Early Childhood Development sa Benguet State University. Ngayon ay ibinabahagi ni Marcelina ang mga biyayang natanggap mula sa Panginoon sa kanyang pamilya
at sa bawat taong nakakasalamuha niya. Very powerful talaga ang Panginoon to cleanse us, to change us, and to transform us. Bibigyan tayo ng bagong puso at magkaroon tayo ng talagang bagong liwanag sa buhay natin. Talagang lumiwanag yung mukha ni Marcelina, di ba? Oo, naniniwala tayo sa mga kasinungalingan, di ba? The lies that we experience as we grow up na hindi tayo special, hindi tayo kasing galing, hindi tayo. So, yun yung naging effect sa kanya noon, di ba? Buti na lang. Tama. And actually, those are the lies, Felici, of the enemy. And the enemy's intent is really to steal our joy, you know, to kill our dreams. But the Bible is very clear. Jesus came that you may have, that we may have life and enjoy life to the fullest. Mm-hmm. Yung masagana. And that's His plan for you. But you need to do something. Ang ginawa ni Marcelina, pumunta siya sa isang church at na-shock siya because they received her, they loved on her. She never experienced that kind of love, not even in her own home. But there she was accepted for who she was. Alam niyo po, Jesus loves you so much. You can come to Him just the way you are. He will receive you. But He loves you so much that He will not allow us to remain the same way. He will cause a change in our lives from the inside out. Let's come to Him and pray this simple prayer. Let it come from your heart. Just say, Dear Jesus, you know my life. You know the things that I have been through. You know the people that have hurt me. You know the times that I have experienced rejection and pain. Lord, I come to you right now. I bring this pain to you. I bring this hurt to you. Even my reactions towards them, I thought of evil things towards the people that have hurt me. And so right now, Lord, I repent from all of these things, all of these sins, and I open my heart's door and invite you, Jesus, into my life to be my Lord and to be my Savior. Lord, starting this moment, be ruler of my life. I give my life. I turn over everything to you. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, o kung may suliranin kayong nais na idulog sa amin, tumawag po kayo sa aming prayer center sa 810-7717 at 810-7176. Ang aming mga counselors ay nakaantabay sa inyo, handang magbigay payo at manalangin para sa inyo. You can also send a text message to any of the mobile numbers being flashed on your TV screen. Or you can post a message or comment on our Facebook wall. Just key in the 700 Club Asia. Kung si Marcelina ay ikinukumpara sa kanyang kapatid, kanino naman kaya ikinukumpara si Remy ng kanyang asawa? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng the 700 Club Asia. Sinabi niya na, buti pa yung una, nakatutok sa bata. Tapos siya, hindi nakatutok. Matalino yung anak ko doon kasi laging binabantayan. Ang sakit-sakit sa akin. Ang second best syndrome po kasi, it's more of yung nagkakaroon ng comparison eh. So dahil doon sa labeling na yun, nagkakaroon ng perception yung isang batang kinocompare na, ay, may mali siguro sa akin. Kung taus-puso niyong tinanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, maaari po kayong mag-text. Text YES space the 700 Club Asia. I-text yan sa aming smart number 0920-222-8373, 0917-406-5001, 0923-428-2915. Kasama dati, 13 years na kaming nagsasama. Then, nang pumasok ako sa pag-shooting, walang time ng pag-uwi. Pag-uwi ko, sinaktan niya ako, nagsiselos. Doon ko naramdaman yung
sinampal ako, inuntog sa pader, sinakal, papatayin ako. So tumakas ako noon. Dala ko lang na damit 5 piraso. Yung 5 na yon was and wear lang yon. Iniwang ko yung anak ko. Kinalimutan ko muna pansamantala kasi hahanapin ko yung sarili ko. Ito si Remy. Sa pagtakas sa kinakasama, ay hinanap niya ang bagay na bubuo sa kanyang pagkatao. Nung una kong na-meet si Remy, I think that was 3 years ago. Umatin siya sa aming church. Hindi ko siya kilala personally. Na mapapansin mo na talagang madilim ang kanyang pinagdadaanan. Pinatunayan niyang kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Nung nandun ako sa network na yon, talagang kung saan-saan ako natutulog. Sa trabahong ito, maraming tao siyang nakilala. May ilan akong nakilala doon. Kasama kami sa shooting, parang may naramdaman na ako sa guy na yon. At nahulog na nga ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nung naging kami na, sinabi niya sa akin na may anak ako, 3, na may kinakasama ako. Bagamat may kinakasama pa ang lalaki, ay nagsama rin sila sa iisang bubong ni Remy. Hanggang sa isang araw. Iniwan siya na tinanga yung unang anak. Iniwan yung 1-year-old tsaka 2-year-old. Pinuntahan ko yan, tapos kinuha ko, inaruga ko bilang matindi pa sa anak eh. Kumbaga, pag mahal mo pa lang isang tao, mamahalin mo rin yung mga mahal niya. Sa pagtagal ng kanilang pagsasama, ay nakaramdam na si Remy ng takot. Gusto ko sa pangalawang pagkakataon, nangangarap din ako na isang pamilyang masaya at higit sa lahat may basbas ni Lord bilang isang family talaga. Bago ko natulog noon, nagpray ako na, Lord, handa na ako. Pag hindi ito ang lalaking para sa akin, ikatop mo na. Kailangan ko. Pakasalan ako. Tapos yun, natatakot ako. Sweet kami, pare. Nung pagtulog ko ganun, biglang parang may gumising sa diwa ako na parang may naririnig akong nag-uusap. Tapos nagiinuman sila. Sabi ng mister ko na, kung may babae akong pakakasalan, si Remy na yun. Kasi lahat ginawa niya sa akin, inalagaan niya ako. Alam niyo, nung narinig ko yun, parang yun na yung pinaka-answer prayer. Hanggang sa nakasal nga ang dalawa at naging matamis ang kanilang pagsasama. Ngunit isang pagsubok ang yumanig sa kanila. Dumating sa point na talagang eto na yung pinakamatinding problema ko, yung pinagtulungan ako ng mga kaibigan. Tapos napunta sa demanda. Kung papayong tango ako sa'yo, magpakulong ka nalang. Sigurado, solve yung problema mo. Tumakbo ko dun sa kwarto. Naglock ako. Tinitigan ko yung sarili ko sa labin. Kinausap ko yung sarili ko. Sabi ko, Remedios, ikaw ba to? Na nagminahal mo ng more than 100% yung lalaki. Tapos sasabihin sa'yo, magpakulong ka na lang. Mula sa sitwasyong ito, ay nakita ni Remy ang labis niyang pagmamahal sa asawa. Kaya naman, nagdesisyon siyang magtira para sa sarili niya. Nanalo si Remy sa kaso at sa pagkakataong ito, mas pinaghusay niya ang trabaho upang malimutan ang sakit na sinabi ng asawa at mapatunayan ang halaga niya bilang isang tao. Sinabi niya na, buti pa yung una, nakatutok sa bata. Tapos siya, hindi nakatutok. Matalino yung anak ko doon kasi laging binabantayan. Ang sakit-sakit sa akin. Sa panahong ito, panalangin at pagtitiwala sa Diyos ang naging kalasag ni Remy upang manatiling matatag sa pagsubok na kanilang hinaharap. Na-realize niya rin na mali siya. Naging tahimik na yung sitwasyon. Ngayon ay masayang namumuhay si Remy at ang kanyang pamilya. Maging ang anak mula sa unang kinakasama ay kapiling na rin niya. Taas-baba man ang dinanas niya sa buhay, isang bagay ang kanyang napatunayan. Ngayon, maaliwalas na yung kanyang mukha, lagi na siyang nakangiti. Hindi katulad noon, parang hirap na hirap siyang umiti. Dahil alam mo taong nasa dilim kasi talagang wala kapayapaan. Pero simula nung nagkaroon siya ng liwanag sa kanyang buhay, dumating ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, nakikita mo na lagi siyang masigla, masayahin, at mainit sa Panginoon. Importante talaga yung love. Tsaka talaga, siya muna talaga. Itanong, parang siya yung nanay ko eh, na Lord,
magpapaalam ka talaga muna para pag sinabi niyang hindi pwede, sundin mo. Pero pag sinabi niyang pwede, go, iyo talaga yan. Kahit anong humarang, kahit anong hadlang niyan, iyo talaga yan. Kaya yung masasabi ko, nauna yung hirap, ngayon, ending naman is masarap, nagwagi ako. Sometimes, Felici, when you're in a desperate situation, you just cling on to another relationship, you're not even sure. You're coming, you're so vulnerable kasi hurt ka pa dito, no? Oo, oo. You're so rejected. So, yun ang nangyari kay Remy. Di na na siya, wala na siyang time to ask the Lord, Lord, tama ba itong papasukin kong relationship? Oo, parang one after the other. Yeah. Pero nakita ko rin dito kasi dun sa pangalawang, dun sa nangyari sa kanya, parang she was on the rebound. Tapos, parang pangalawa rin siya, di ba? Kasi meron ng una na kinakasama. So, parang yung feeling ba niya na yun na nga, yung feeling niya na hindi siya maka-measure up. Kasi yung una, binugbog siya, di ba? So, parang there's something... And then ito, kinumpare na naman siya. Oo, kinumpare na naman siya. So, pero praise God kasi sa dulo na nakita niya na yung tanging makapagbibigay sa kanya ng affirmation and the completeness na kailangan niya ay ang Panginoon talaga. Tama yan, Felici, because our significance comes from the Lord. Oftentimes, the ones who are really supposed to love us are the ones who can hurt us the most. When we compare our children to other kids, you know, we may think we're challenging them to excel, pero kabaliktaran ang nangyayari. Alam mo, Peter, malalim talaga ang pinag-uugatan ng problemang ito. Para maipaliwanag sa atin ng husto ang tungkol sa always second best syndrome, nag-imbita tayo ng isang eksperto. Makakapanayam natin siya sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Abangan niyo yan. Ano nga ba ang tinatawag na second best stigma? Trauma in a way na nag-create ng disgrace dun sa tao. Kapag luha na lang ang iyong kapiling o nasa malayo ka at nag-iisa. Kapag hindi mo na kayang iboses ang nasa loob mo, huwag kang susuko. May kasama ka na makikinig sa'yo. Tawag na. Ano nga ba ang tinatawag na second best stigma? Isang psychotherapist mula sa Alliance Graduate School ang nagbigay ng paliwanag tungkol dito. Trauma in a way na nag-create ng disgrace dun sa tao. So when you say kasi second best, depende rin to sa interpretation. For example, dun sa parents, yung expectation niya dun sa bata is kailangan mag-excel siya sa school. Kailangan nasa top one siya. Pero yung bata, kung ang kaya nilang niya is maging number 2 lang or number 3, hindi niya na-meet yung expectation ng parents niya, so na-label siya ng parents niya or dun sa mga nakapalibot sa kanya as second best. So dun sa bata, hindi niya ma-interpret na second best yun kung yun talaga yung nakaya niyang gawin. Pero kung dahil dun sa interpretation na nakukuha niya sa parents niya, kaya nagkakaroon din ito ng psychological and emotional impact for the child. Ano-ano ang maaaring maging epekto nito sa paglaki ng bata? Ang pwede dyan is makadevelop siya ng very poor self-esteem. Iba yung tingin niya sa sarili niya. Mababa. Maski yung mga tao nakapalibot sa kanya, sinasabi sa kanya, ay, galing-galing mo naman. Pero siya mismo, hindi niya ma-recognize yun or hindi niya matanggap. Kasi nga, mismo dun sa parents niya or dun sa mga primary caregivers na nakapalibot sa kanya, hindi niya nare-receive yun. Pwede rin siya makadevelop ng mga codependent issues. Ito yung mga taong, for example, yung happiness nila or yung kaligayahan nila nakadepende sa ibang tao. Yung narcissistic personality disorder, ito yung mga taong hindi nila nakikita yung needs ng ibang tao kasi ang priority nila is kailangan ma-meet yung needs muna nila. So yung mga bata pa sila, since hindi sila na-attend ng tama, so paglaki nila hanggang yung mga issues na yung dala-dala nila. Paano ba maiiwasan ang ganitong kondisyon? So sa atin as parents or doon sa mas nakakatanda, mas makakabuti na tulungan natin na ma-build up yung strengths nila, kung saan nila kailangan i-improve pa yung sarili nila.
then i-affirm natin yung mga positive qualities nila. Then kung may kailangan ng tulong, for example, sa emotions nga, kung nasasaktan sila, hindi natin kinakailangan i-disregard yun. Kung nalulungkot sila, kailangan natin i-attend yung emotional life nila. Kung mayroon ng disorder, paano naman ito malulunasan? Mag-set ng boundaries, i-acknowledge yung emotions, and yun, part ng setting boundaries is to learn how to say no. Tapos i-acknowledge din yung strengths. And yun sa mga weaknesses niya, wala namang perfect na tao. So, itong mga to, it's a way of parang tinutulungan din tayo kung paano rin natin mabuild yung sarili natin. As we have said earlier, we have invited an expert to help us shed light on the issue called always second best stigma or syndrome. Sa segment na napanood nyo, she already gave us a glimpse of what we are going to talk about. Pero kulang pa yon dahil malalim ang ugat ng problemang ito. Joining us today, please hear, welcome on the set, a psychotherapist and a life coach. She holds a master's degree in counseling and has worked with diverse clients with different emotional and psychological backgrounds and needs. She deals with problems like poor self-esteem, relationship issues, mga traumas, and abusive cases, among others. Please welcome on the set, Mrs. Tony D. Thank you very much, Tony, for being here. Thank you. Okay, inviting me. So, ano yung second best syndrome, and what does it, how does it become a stigma? Or what's the difference between a stigma and a syndrome? Kasi pag sinabi niyo pong stigma, it's more of ito yung shame, may disgrace. Pero pag sinabing syndrome, it's a characteristic of that condition. So because, dahil dun sa stigma na yon, naging syndrome na siya. So parang nakakabit na siya sa pagkatao ng tao. So parang it's more of na-develop niya yung mga personality issues, emotional problems, dahil dun sa stigma na yon. So how do you describe what is the second best syndrome? Okay. In my understanding, ang second best syndrome po kasi, it's more of yung nagkakaroon ng comparison eh. For example, dun sa pair, between parents and children, may isang bata na hindi masyadong magaling, pero ginagawa naman niya yung best niya. Pero because of dun sa label na yon, for example, sinasabi ng parent, eh kasi mas magaling yung kuya mo eh. Mm-hmm. Or magaling si ate. Or mas maganda si ate or si kuya. So dahil dun sa labeling na yon, nagkakaroon ng perception yung isang batang kinocompare na, ay, may mali siguro sa akin. Mm-hmm. Hindi siguro ako magaling. O so, parati akong kulang. Or kulang. Yeah. So kasalanan ng magulang. Opo. Or is there, are there other causes? Actually, kasi doon po talaga nagiging cause or nagiging, doon talaga yung root doon sa relationship ng magulang doon sa bata. Kung paano siya kinoconvey or kinocommunicate yung mga ganong messages. It always begins when you compare. Yes. Very painful yun for doon sa taong kinocompare siya. Kasi feeling niya, may mali sa kanya. Mm-hmm. So, nangyayari doon sa bata, at kung continuous yung ganitong pagko-compare sa kanya, doon niya marirealize na second best lang siya. And pag hindi pa natapos yun or hindi na-stop yung ganung pattern, parang magde-develop to ng iba pang mga personality disorders. Kasi doon pa lang, doon parang isa yun sa mga causes ng shame issues. Mm-hmm. Kasi culturally speaking, tayo mga Pilipino. Shame-based, mahiyain. Yeah. Yung mahiyain, not just mahiyain, pero pag sinabi kasing shame, it talks about your identity. Eh. Mm-hmm. So pag sinabing identity, parang nakakabit na yan sa pagkatao mo. Eh. So pag nakalagay doon, yun nga, pag kino-compare, so nakadikit na yun sa'yo na, ay siguro merong mali sa akin. Pangit ako, worthless ako. So dahil dun sa mga ganung pag-label, may mga nagde-develop ng very poor self-esteem, tapos nagkakaroon ng mga distorted thinking, hanggang sa apektado na yung relasyon niya sa sarili niya, at the same time, relasyon niya sa ibang tao. Those things that you're saying, no? Ano yan eh, di ba? When you talk to yourself, di ba? It's self-talk. Yes. So the usual self-talk is degrading ba? Degrading. May iba kasi yan eh. For example, sa isang client ko, kasi nangyari din, yung kapatid niya, it's more of, not just comparing, pero lahat ng magagandang gamit or lahat ng kailangang ibigay, napupunta dun sa panganay. Mm-hmm. Siya kasi pangalawe. So nangyari, nung lumaki na siya,
feeling niya, kailangan niyang, parang, yung kasi ganito po palagi yung description ko, parang symbol ko sa mga clients ko, yung container nila butas. So the more silang pinupunoan nila yung container nila, parang hindi siya napupuno kasi butas eh. So parang ibig sabihin nun, andun yung tendency nila na i-attend yung pangangailangan ng ibang tao. In my case, dun sa client ko, yung nanay niya kailangan niya palaging i-please. Kasi yung nanay niya palagi siyang, hindi siya kinoconsider eh. Palagi yung kapatid niya. So nangyari, hindi niya kinoconsider yung pangangailangan niya. Yes lang siya ng yes. Dun sa mga pinapag-utos sa kanya na nanay niya, maski hindi niya nakaya. Para lang makuha niya yung gusto niyang, yung nga, unmet needs. Or yung mga... Yeah, para nagiging performance-based ang relationship nila. Apo, na he or she feels kailangan mag-perform ako para I will be approved of my mom or I'll receive approval from my dad. Apo, ganun po. Miss Tony, parang with the way you're describing it, no, so it's not only hindi lang yung sa pagko-compare no ng magkapatid, but pati yung yun na, yung extraordinary favor towards one over the other. Yes. Yun din ang nakaka-develop ng ganong klaseng syndrome. No? Mm-hmm. So, delikado talaga yung, yung the way you ano your treat your children kasi pare-parehong blessing yan from the Lord, di ba? So, hindi dapat mas angat yung iba sa iba. What do you think, Peter? Correct. I mean, like when you, like you said, when you are giving a gift or something, you know, why would you give one something more valuable or nicer compared to the other one? Unless it's a clear, you explain it properly. You know, I asked him to do this job or he was able to top his class and I promised him if he does this, this is what he gets. If you do this, you'll get the same. Mm-hmm. Parang it's on like even ano, di ba? Hindi porket yung isa talagang gusto niya favored. Sa, kasi sometimes ganun, porket eldest or porket younger, when the younger makes api the kuya, just because you're younger, you get away with murder. So what does that make the older one feel? You know, anything the kuya does, okay lang. Pero when I do something, oop, andyan na, palo na kaagad. So ganun yung through childhood experiences ang kanilang nararanasan. So this could be built up slowly. Slowly. It's not something that happens overnight. So what are the other signs and symptoms of someone who feels you're just second best or yung iba po nagkakaroon iyan, nagde-develop sila ng very poor self-esteem. It's more of kung anong paano nila vina-value yung pagkatao nila. So pag consistent yung magulang na kino-compare sila, nililabel. So yung value niya as a person, hindi niya na nakikita, hindi niya na feel yung value na, ay, ito yung uniqueness ko, ito yung gift sa akin ng Diyos. So it's more of, may kulang sa akin eh. So if a parent realizes na mali yung ginagawa niya dati, so how can he or she correct that para ma-improve yung self-esteem ng anak nila? Kasi in my case kasi, most of my clients, kasi I'm more of a parang psychodynamic yung approach ko. Meaning parang palaging ko tinitrace back dun sa mga past experiences nila, especially dun sa childhood experiences. So nangyayari, kung ganun yung parent may tendency mag-label, mag-compare, ibig sabihin, parang malaki ang chances na nung bata rin siya, may experiences din siya na kinumpare din siya. Or yung ibang kaso naman, for example, yung nanay or yung tatay, panganay sila. So, parang nakaka-relate sila dun sa panganay nila. So, yung treatment, it's more favorable para dun sa panganay. Kasi para yung mga experiences nila na hindi maganda or unhealthy nung kabataan nila, parang kailangan nilang... Nadala nila uli. So, how do you stop the cycle? I mean, is there a way to... what do you recommend to the parents? Or so, yung parents dapat maging aware kung... yun nga, kasi sa akin, it's mostly parang kailangan magpa-counsel din eh. Kasi number one is you have to be aware kung ano yung issues mo. Kasi kung hindi ka aware sa issues mo, mas mahirapan ka maka-recover or maka-develop na yun nga, sa healing and recovery. So, ibig sabihin, kailangan aminin nila yung, yung problema. Yes. You know, and then merong makakatulong sa kanila if they talk about it, no? And you can find out by talking with the parents. Like, how do they treat child number one? How do they treat child number two? Ngayon, ano yung, lahat ba ng mga tao na hindi sila nag-excel?
those people who choose just to be average or just mediocre, is that a sign of second best syndrome in their life? Depende rin po yun. Sila, yeah. Depende rin kasi kung ibang bata talaga, average lang sila. Pero yung talagang average nga. Average lang. Pero yung magulang, nililabel silang second best. Tapos yun nga, apektado na yung self-esteem nila. So feeling talaga nila, hindi sila ganun kagaling. To mm-hmm. think ginagawa naman nila yung best nila. Parang, yun nga, may mali sa akin kaya hindi ko to nagagawa. So it's more, nagkakaroon na ng self-doubt. Mm-hmm. Tapos nagkakaroon na ng anxiety kasi hindi ma-meet yung expectations ng magulang. Yeah. So nagkakaroon ng depression. Okay, I like what you said. Hindi ma-meet yung expectation ng magulang. For example, the father is a renowned doctor and he wants his son, who is next in line, to also be a doctor like him and tells him what to take up, what even masters he should be or a particular field of medicine. Eh kung hindi yan ang hiling niya. Kasi ang hiling niya maging to take up law. Yes. So yun, you're under that shadow of your father to be like him. And dyan po, nakikita ko, parang lack of boundaries. Yung pagsiset ng healthy boundaries. Mm-hmm. Kasi when you say boundaries, ito yung parang invisible fences mm-hmm. na nagsasabi sa atin, oops, hindi ako pwede. Parang ito yung magsasabi sa'yo na ito lang yung linya